Kung abot kayang presyo at masarap na gulay ang iyong hanap, ang ube o purple yam ay siguradong patok dahil sa naturally sweet, nutty, at vanilla-like flavor nito. Maliban dito, ang ube ay mayaman sa therapeutical benefits. Kaya naman, ito ay staple vegetable sa Pilipinas at madalas ginagamit sa food processing industry. Ang ilan sa mga benefits nito ay number 1, pinopromote ang heart health. Ang ube ay siksik sa potassium na nakakabuti sa puso. Mababa rin ang sodium at calories ng ube, kaya ito ay mainam kainin para sa kalusugan ng iyong puso. Ang potassium na taglay ng ube ay makakatulong din upang mapabuti ang blood flow at circulation. Ito ay nagsisilbing vasoactive na makakatulong sa pag-relax at contract ng blood vessels. May taglay ding purple pigment ang ube na anthocyanin. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagkain na mayaman sa anthocyanin tulad ng ube ay makakatulong para gumanda ang vascular at heart health. Ito rin ay nagsisilbing air pollution absorbing antioxidants na nagpapababa ng risk ng blood clot formation. Siksik din sa fiber ang ube na makakatulong upang bumaba ang bad cholesterol. Ang ube ay mayaman din sa beta-carotene na nagpapanatili ng good cholesterol. Number 2, nakakatulong sa digestion at weight loss. Kung nais mong mapaganda ang iyong digestion, ang ube ay makakatulong din sa iyo dahil sa taglay nitong fiber at pectin. Ang mga pagkain na mayaman sa fiber tulad ng ube ay makakatulong sa paglinis ng intestines at nagbibigay lunas sa constipation. Pinapabuti rin nito ang intestinal motility o movement ng pagkain mula sa throat papuntang intestines at palabas ng katawan. Samantala, ang pectin na taglay ng ube ay soluble fiber na nagpo-promote ng digestion. Makakatulong din ang pectin upang maiwasan o malunasan ang mga impeksyon sa bituka. Additionally, ang ube ay siksik sa complex carbs at may good source ng resistant starch, isang uri ng carbohydrate na resistant sa digestion. Ayon sa pag-aaral, pinapataas ng resistant starch ang bilang ng bifidobacteria, isang uri ng gut bacteria na beneficial sa large bowel movement. Ang bifidobacteria ay makakatulong upang maiwasan ang ilang mga kondisyon, kagaya ng colorectal cancer, irritable bowel syndrome, at inflammatory bowel disease. Ito rin ay nagpo-produce ng B vitamins at fatty acids. At dahil mataas ang fiber content ng ube, makakatulong din ito upang mabawasan ang iyong calorie intake. Mababa rin ang calories ng ube at pinopromote nito ang satiety o feeling of fullness. As a result, maiiwasan ang labis na pagkain at mababawasan ang iyong timbang. Number 3, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang ube ay siksik din sa antioxidants na nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ito ay mayaman sa vitamin C, isang potent anti-cancer agent na makakatulong upang maalis ang free radicals sa katawan na nagpapataas ng cancer risk. Inaalis din ng vitamin C ang reactive oxygen species upang maiwasan ang DNA damage at iba pang cancer-associated effects. Mas mataas din ng 2.5 times ang antioxidant activity ng ube kesa sa blueberries na makakatulong sa pag-manage ng cancer cells. Aside from that, ang ube ay may high content ng selenium at iodine na may kakayahang labanan ang thyroid at cancer disorders. Ang anthocyanins din sa ube na isang uri ng polyphenol antioxidant ay makakatulong upang mapababa ang risk ng ilang klase ng cancers. Ito ay may taglay na dalawang uri ng anthocyanins, ang cyanidin at punidine na maaaring makapigil sa paglago ng colon, lung, at prostate cancer cells. Number 4, pinopromote ang brain health. Ang anthocyanins sa ube ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Ito ay neuroprotective at nakakatulong upang mabawasan ang cellular death. Mayroon ding taglay na diosgenin ng ube, isang chemical na nakalink sa brain activity at neuron proliferation. Base sa laboratory study, ang diosgenin ay makakatulong upang gumanda ang memory at neural excitation. May taglay din na beta-carotene ng ube
na makakatulong sa matatanda upang mapabagal ang cognitive decline. Number 5, pang-control ng diabetes. Kung mataas ang iyong risk na magkaroon ng diabetes, alam mo ba na makakatulong din sa iyo ang pagkain ng ube? Ito ay mayaman sa potassium na makakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Ayon sa pag-aaral, ang flavonoids na makukuha sa ube ay makakatulong upang mapababa ang blood sugar ng mga taong may type 2 diabetes. Samantala, ang obesity at inflammation na dulot ng oxidative stress ay nakakapagpataas ng risk ng insulin resistance at type 2 diabetes. Ang insulin resistance ay isang kondisyon kung saan ang iyong cells ay hindi nagre-respond ng maayos sa hormone insulin, na responsable sa pag-maintain ng iyong blood sugar control. Buti na lang, mayaman sa flavonoids ang ube. Pinoprotektahan nito ang insulin-producing cells sa pancreas para mabawasan ang oxidative stress at insulin resistance. Siksik din sa fiber at mababa ang glycemic index ng ube, kaya hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Number 6, nakakatulong sa symptoms ng asthma. Ang asthma ay isang chronic inflammatory disease sa respiratory system. Base sa pananaliksik, ang pagkonsumo ng mataas na dietary antioxidants tulad ng vitamin A at C ay makakatulong upang mabawasan ang risk ng asthma. Luckily, ang ube ay siksik sa vitamin A at C. Napatunayan din sa mga pag-aaral na ang mga matatandang may asthma ay nauugnay sa low vitamin A intake. Sa katunayan, halos 50% lang ng recommended daily intake ng vitamin A ang kinokonsumo ng mga taong may asthma. Samantala, tumaas din ang insidente ng asthma by 12% sa mga taong mababa ang intake ng dietary vitamin C. Therefore, bagamat walang lunas sa asthma, ang regular na pagkain ng ube ay sinasabing makakatulong para mapabuti ang symptoms nito. Number 7, pampalakas ng immune system. Madalas ka bang tamaan ng common cold at infection? O di kaya ay madalas kang makaramdam ng pagkapagod at pananakit ng kasukasuan? Kung gayon, maaaring mahina ang iyong immune system. Fortunately, ang ube ay siksik sa nutrients na makakatulong upang lumakas ang iyong immunity. Ang taglay nitong vitamin C ay mahalaga sa paglago at pagsasaayos ng tissue sa buong katawan. Ini-stimulate rin ng vitamin C ang white blood cells na umaatake sa microbes sa katawan tulad ng bakterya, viruses, parasites at fungi. Mataas din ang vitamin A ng ube na nagpo-promote ng production at activity ng white blood cells. Pinapanatili rin itong malakas ang epithelial tissues at mucous membranes na nagsisilbing first line of defense ng ating katawan laban sa pathogens. Mayaman din sa flavonoids ang ube na may natural immunosuppressive properties. Pinipigil nito ang activation ng immune cells, pati na rin ang effectors nito. As a result, pinopromote ng flavonoids ang activities ng protective enzyme upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Number 8, pinopromote ang teeth at bone health. Dahil mayaman ang ube sa calcium at manganese, ito ay nagsisilbing natural solution para maiwasan ang mga problema sa buto kagaya ng osteoporosis. Makakatulong din ang ube upang maiwasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan. Pinopromote rin ito ang growth at development ng magandang ngipin. Ang taglay na calcium at manganese ng ube ay makakatulong din upang mapanatiling matibay ang mga buto at ngipin. In addition, ang ube ay mayroon ding good amount ng phosphorus na makakatulong sa paglago at mapanatiling matibay ang mga buto at ngipin. Number 9, pinopromote ang eye health. Ang ube ay natural source ng vitamin A at beta-carotene. Ang dalawang nutrients na ito ay mahalaga sa kalusugan ng tao. Kung hindi sapat ang intake ng vitamin A, ang iyong mata ay titigil sa pag-produce ng pigments para gumana ng maayos ang iyong retina. At di kalaunan, ito ay magdudulot ng night blindness. Ang beta-carotene naman ay makakatulong upang mabawasan ang oxidative stress sa mga mata na dulot ng exposure sa blue light. Ito rin ay kinoconvert ng ating katawan into vitamin A na kapaki-pakinabang sa eye health.
piniprevent nito ang cell degeneration na makakaapekto sa iyong eyesight o vision. Therefore, ang regular na pagkain ng vitamin A-rich food tulad ng ube ay makakabuti sa iyong vision. Number 10, pampaganda ng mood at sleep quality. At dahil siksik sa vitamin C ang ube, ito ay makakatulong din para gumanda ang iyong mood. Ini-stimulate ng vitamin C ang production ng norepinephrine o neurotransmitters na makakabuti sa iyong mood at brain function. May vitamin B6 rin ang ube na nagpo-promote sa brain upang mag-produce ng hormones tulad ng norepinephrine at serotonin. Ang mga chemicals na ito ay makakatulong sa pag-promote ng production ng melatonin na kailangan ng iyong katawan para makatulog ng mahimbing. Ngayong alam mo na ang mga benefits ng ube sa iyong kalusugan, pag-usapan naman natin ang mga side effects nito. Ayon sa mga anecdotal evidence, ang labis na pagkonsumo ng ube ay maaaring magdulot ng headache, nausea at vomiting. In addition, ang vitamin A na taglay ng ube ay toxic sa katawan ng tao kung sobra ang makakain. Bagamat kapaki-pakinabang sa mga buntis ang taglay na beta-carotene ng ube, ang labis na pagkonsumo nito ay nakakasama sa fetus. Kung meron ka namang kidney problem, iwasan mong kumain ng ube dahil ito ay masyadong siksik sa proteins at minerals. Samantala, may ilang tao na maaaring magkaroon ng allergic reaction sa wild purple yam tulad ng rashes at irritation. Base sa mga pag-aaral, nakakatulong din ang ube para mapataas ang levels ng estrone at estradiol. Kaya ang ube ay dapat iwasan ng mga taong umiinom ng hormonal medications at birth control. Ano ang recommended daily intake ng ube? Ang isang piraso ng ube ay nagtataglay ng 369% recommended daily vitamin A na toxic sa katawan ng tao kapag napadami ng kain. Dahil dito, 1 cup lang ang recommended daily intake ng ube. On the other hand, ang ube ay generally safe kainin ng karamihan. Bukod sa napakasustansya nito, napakamura lang ng ube. Pwede itong gawing palaman, cake, at ice cream. Perfect pang merienda o pang himagas. Kaya naman, ang ube ay may tuturing na mahalagang gulay para sa mga Pilipino. Hindi lang ito masarap, kundi ay napakasustansya pa sa abot-kayang halaga. Ikaw, gusto mo ba ang ube?